ito yung update natin ng ilang araw na rin itong andito. Ito na lang yung ginawa ko nga pala, ha? Pinagsama ko na lang yung mga natitira ko, mga kaya mga glorious. Di ba maganda naman siyang tingnan? Although ito yung pinaglagyan niya. Ayun, dito ko siya nilagay. Ayan. Dapat talaga sa orchids daw to. Pero okay lang naman siya dito. Lalo na sa wall ko siya ilalagay. Ayan yung itsura. Naulan, kaya nakapayong ako. Tumigil muna ako. At di pa siya totally ayos. Etong ano ko, Patricia, nilagyan ko muna siya ng ano na, ang inilagay ko rin sa kanya, clay pot, para titignan ko kung ano effect niya. Mas gaganda siguro siya. Tapos eto rin si Clary ko. Ayan, si Clary, clay pot ko rin siya nilagay. Medyo nagmumosmo siya. Cute din tignan. Tapos etong Lori the Green ko, ayan siya. Diyan ko na lang siya sa gilid nilagay. Para naman doon sa nag-comment, sabi niya, ma'am, parang alien doon si Florida Green sa gitna. Oo nga. Kaya nilagay ko na lang siya sa gilid. Totally, ganyan yung kinalabasan dito. Tapos ang nilagay ko sa talaas, puro variety ng Peruvian fern. Iba't ibang klaseng Peruvian fern yan. Eto, nalimutan ko lang yung right ID nito, pero eto yung mas mahaba, kumbaga, tsaka mas malayo-layo yung distansya ng down sa isa't isa. Hindi pa ako totally tapos dito kasi panay ang ulan ngayon. Pero etong zebra ko, dito ko nalang nilagay yan si zebra. Ayan yung itsura niya, ha? Eto bali yung zebra ko. Ganyan yung itsura niya dyan. Tama naman yung nag-comment sa akin, mas maganda kung medyo same sila ng mga shape, kaya yun yung naging idea ko. Eto, ilalagay ko rin si ating Ginny Bibian to, or Ginny Bibian. Medyo malabong yung camera ko dyan. Wait lang nga. Ayan, eto, medyo maayos-ayos. Eto naman yung naging itsura na nung paraiso birdie natin ng ilang araw. Sumusunod siya sa init ng araw, kaya in mga ilang araw pa yan, medyo nasa harapan na lahat yan. Tsaka nagagandahan talaga ako sa effect na may paganyan yung ating pot. Eto, aayusin ko pa yung part na to, totally ginanyan ko lang to, pero hindi pa talaga siya yung idea ko. Marami pa ako na idea, kailangan ko pa ng yung ibang halaman, lalo na to. Yung iba dyan, nilagay ko muna sa parking para hindi naman kalat dito na istorbo. Hindi na lang din ako bibili ng i-add pa ng halaman kasi marami naman ako dito. Kaya kung ano yung available, yun na lang ilalagay ko. Hindi naman natin need o kailangan na sobrang rare ang mga nakalagay dyan. Kasi for home garden naman tayo, tsaka totally dati naman, mga magkano ang presyohan nito, ngayon lang talaga nagbabaan ang mga presyo. Pero kung ano yung kasi yung talagang para sa wall, sa living wall or garden or vertical wall na safe, tsaka yung tatagal yung iniisip ko. Ito kasi mga halaman na to, totally, siya talaga yung na-experience kong tatagal talaga sa living wall, ha. Hindi mo kailangan dyan katulad nito, yung waro ko, hindi talaga siya ganun kakiri sa living wall. Kasi, siguro dahil sobrang siksikan yung living wall ko that time. Kaya napansin ko, iba yung lush na nang ganito, na may mga space pa sila sa loob. Parang mas nakakahinga sila, mas nakakagalaw yung mga dahon niya. At saka iba kapag ano, nakalagay na sila talaga sa medyo mas malaking pot kesa sa mga ayan, kesa sa mga ganitong plastic pot. Hindi siya ganun ka-ideal. Pero kung ang gusto mo eh ganyan lang naman kaliliit katulad nito, ang problema hinahabol niya yung araw, kaya nagiging leggy siyang tignan, ha. Tsaka hindi talaga advice yung ganyan sobrang liit na palaki yung halaman mo, lalo na siguro sa mga aroids na halaman. Hindi siya talaga para sa akin, ha. Kailangan kahit papano is mayroong
medyo malaki na yung pot na paglalagyan nyo. Hindi naman sobrang laki. Alam nyo na yung laki ng halaman. At saka yung nag-root bound kasi siya. Kaya yun ang medyo complicated. Ha? Ayan yung itsura ng aking living wall dyan. Ganyan na yung itsura niya. For the meantime, diba, parang mas maayos. Eto pa lang tapos. Eto hindi pa. Aayusin pa natin yan. Ayan. At ginawa ko, kasi mabigat na masyado yung ano natin, yung fern tree, yung dahon niya bumabagsak. Kaya nilagyan ko siya ng tali doon. Tinali ko para medyo may accent na mataas. Kasi tubo ng tubo yung dahon niya. Ganyan siya kaganda dyan. Ayan. At ganyan. Diba? Iba talaga ang dating ng fern tree. Promise. Gusto ko nga siya maglagay doon ako ng sa gilid kasi sabi ni Debog na okay na daw yan dyan. Kaya dyan ko siya ilalagay. Ganyan na maitsura niya. Suloy siya na suloy ngayon, lalo na sa tag-ulan. Sabi nung iba, mas maganda daw kapag nagkikidlat-kidlat, hinahabol daw nung dahon. Ewan ko kung totoo o eme-eme lang. At eto na rin yung tycons natin. Ay, cream brulee. Yan. Ganyan na siya kaganda dyan, diba? Sobrang success nung pag-acclimate ko. Sobrang nakakatuwa naman yun. At mayroon siya uling paparating dyan. Eto. Ayan, diba? Ayan na siya. Buntis na ulit siya. Kaya sobrang natutuwa ako dyan. Thank you. At ano na rin, nagiging success ka na. At ayan yung mga itsura ng ibang halaman natin. Kahit ito, ayan na siya. Diba? Diyan ko na lang din nilagay yung Milano. Dito ko na lang din nilagay. Baka mas gusto kasi nito na may kasama siya. Ayaw niya ng solo, diba? At ito naman yung ating Florida Beauty. Ayun na yung isa. Ayan. Medyo may ano rin naman siya, may variegation. Pero mas makikita natin yung variegation nito kapag bumuka na talaga yung dahon. Kaya hinahayaan ko lang siya dyan. And then, eto si ating ano nga ba to? Sectoral na Borsigiana. Ganyan siya. At sobrang success din ng ating pag-acclimate. Magkano ko siyang nabili is 3,500. Merong ano na yon, meron na rin yung na-discountan na yon. Totally na sa ano sana siya no, nasa 4,300 ata. Tapos na ano ko sa live no, na medyo na ano ko, na lambing ko ng 3,500. Kaya yan, thank you. At eto po pwede kong i-out kasi totally acclimated na siya. Kaya kung magkano ko lang siya nabili, yun lang din sa mga interested. Medyo dagdagan yun na lang din ako dito sa pot. Ha, eto ano yan, fortune plant, kaya okay lang pag sumibol yan. Ano yan, fortune plant yan, kaya papri na yan. Ano lang, natutuwa lang ako na gusto ko talagang itry mag-acclimate. Kaso wala na kasi akong paglalakihan, ha. Totally yun din naman talaga yung purpose ko nung una, nung bumili ako sa import. Gusto ko siya i-acclimate para rin maipakita sa inyo. At the same time, i-out ko talaga siya ng acclimated na siya. Para naman dun sa iba na tanong ng tanong sa atin ng pag-acclimate ng halaman. Ayan, carry na siya, ha? At, ayan, ito lang yung medyo update natin. Abangan nyo next time. Hindi ko lang nabibideo ng paisa-isa kasi nga mas gusto kong ginagawa talaga siya ng walang camera ang involved. Kasi feeling ko nahihiya ako pag sa camera pag nakikita ninyo na yung mga nakikita nyo dyan sa video ko na ginagawa ko ganyan talaga ako. Sasabihin ninyo mamiingat sa halaman. Iniingatan ko naman, promise. Iniingatan ko yan. Kaya ayan, sana nagustuhan nyo yung mini tour natin na to sa ating mga pour out. Ito yung maisasabi kong pour out natin. Ayan. Ito lang. Kasi ito may may-ari na to. Kay Ma'am Aucheco to. At dito din. Ito yung Sodo Black sa interested. Ayan. Pour out na rin natin tong si Sodo na Black.
out ko na lang to kahit 1.8, pero malaki na siya ha, sa interested lang, pwedeng caring.